Wala! What's up, mga kachibong kalakwacha? So, yun. We're here to just to give a tip because meron tayong impression na pag nakapunta ng ibang bansa, yaman yan! Madatong! Mapera! Kaya umalis. But this is some tips to encourage you guys to do something on yourself para ma-attain mo or ma-achieve mo yung travel goal na gusto mong gawin. So, samahan nyo kami at pakinggan. Limang tip lang naman to eh. At lilipad ka na. So, basic lang yan, guys. It's all about this. Let's go! Number one! So, first, isipin nyo yung same... Pero isipin nyo magkano yung ticket papuntang Hong Kong. Eh alam niyo naman na medyo mahal minsan yung ticket pa Hong Kong. So good deal pa rin yan. Isipin nyo. So imbis na babayad nyo siya ng buo para lang sa ticket, kumbayad na kayo sa travel tax. Mm-mm. May kunting pang budget na rin kayo para sa sarili nyo pag nakarating kayo sa lugar. So, tapos yan. Meron din kami nakuha isa sa Taiwan. Napanood niyo ba yung vlog namin? If hindi pa, andyan yung description. Andyan yung link description box. So, bale, nakakuha kami ng ticket papuntang Taiwan. Parang worth 3,200. Basta hindi lalagpas ng 3,400. Basta 3,200 lang ganun. Round trip na siya. Isang person. Mm-hmm. Isipin mo kasi, December yun. So, peak season. Oo. So, expect na ang prices talaga niyan is dagsa. Kasi, siyempre maraming umaalis. Especially Taiwan, kilala naman yan pagdating December. Malamig talaga siya. Mm-hmm. So, yun, nakachamba. Kaya, just a tip, be keep updated on their post. Just follow their Facebook page. Kasi lagi naman sila, of course, taktika nila yan. So, kailangan nila yan lagi i-post. Para maraming magabi. So, yun lang. Check ng date. Kasi hindi naman specific at hindi rin na pinoprovide, of course, yung date kung ano yung say. Okay. So, tsambahan lang talaga to at galingan. Pero wala namang masama kung susubukan. Gusto mo makaalis, itatry mo. Walang drawing date.
ayun, isa din sa mga ginagamit namin para makahanap ng flight ticket is Skyscanner. So, isa siyang application na nakakapag-determine ng cheap prices of ticket. So, for example, kunyari, sinearch ko, it was Skyscanner, makikita niya doon kung saan papunta. Ilalagay niyo lang doon everywhere. Mm-hmm. Tapos, yung date, pipiliin niyo per month. So, kunyari, month of January, lalabas doon kunyari, pinakamura China, Philippines, Thailand, ganyan-ganyan. So, pipindutin mo, tapos, para makikita niyo doon, if, anong day, yung may... Lowest price. Mm-mm. So, just a quick tip before we prepare to move on number 3. Make sure, na syempre dapat may ipon na rin kayo para once na makita kayo ng price, dapat ready na yung card nyo. Marami naman type of card na ina-accept talaga ng mga airline for booking. Basta MasterCard. Tama. And Visa card. Visa card. Kasi minsan kapag sale, hindi nila in-offer yung payment na pang bayad center. Yung pwede ka magbayad sa SM, sa Western, gano'n. Kaya minsan, before, nag-book kami, parang piso fare lang. Like, piso fare kasi sobrang mura. Unfortunately, walang available. Yung card ko kasi, parang yung EPS pa lang. Yung parang wala pang Visa MasterCard. So, hindi kami nakapag-book. Pero, nothing to worry about kasi may other way na. Merong prepaid card yung BPI. And then, Cebu Pacific GetGo card. Pwede kayo kumuha. Or yung GCash. GCash. Yun. So, number 3 na nga. Sa number 3 part, this is all about your accommodation. So, syempre, meron din tayong mindset na magkano kaya per night. Kung dito nga, 1.5. Kamahal. Paano kapag doon sa ibang bansa? So, guys, we recommend this 3 applications na madalas namin ginagamit. First is Airbnb, Zenrooms, and Booking.com. So, kilala naman natin ang Airbnb. Hindi lang sila within Philippines nagdi-discount, syempre. Makakita rin kayo ng discount, especially dyan sa Zenrooms, Airbnb, na mga murang room. So, sa klase naman ng room, guys, kami kasi yung tao na may kama, may kwarto, okay na kasi may paglalagay naman ng gamit. Kaya kami nagpunta para ma-enjoy yung location. Para makita yung mga view, ano ba yung magagandang spots dun sa pupuntahan namin. Para ma-enjoy mo rin. Kasi may magandang bahay, anong gagawin mo doon? Matulog. Yeah! Matulog! Nag-rap na. So, yun, di ba? Nakakatamad siya. So, imbis na ma-enjoy mo, so, para pag uwi mo na lang ng hotel, ang bulok naman ito, tulog na lang ako para bukas, alis na ulit para gumala, di ba? Ganun yung mindset kasi. Para ma-enjoy mo yung pagta-travel mo, hindi yung pagpapahinga mo kasi pagod ka ng travel mo, di ba? Not unless para kasama mo yung family mo or may celebration talaga, ganun. Kasi if may celebration, possible na gusto nyo in grande, ganyan. And kung afford nyo naman yung bonggang hotel, why not? Why? Kasi may budget kayo. Pero for DIY traveler, as in backpacker, ganyan, nakakakita kami, like yung other backpacker na taga-ibang bansa, sila, yung bed bunks. Yung mga sama-sama lang sila, para may kama lang. Parang bed spacer dito. Ganon. So, yun. Think to consider as well in hotel. Kasi ako, siya. Yan. Siyempre kasi masarap pag, you know what I mean. Siyempre, masarap kumain daw. Masakit na dyan mo. Alam mo na yung kasunod noon. Nakakaya kasi pag, alam mo yung makikita mo siya, madumi, walang bidet, walang tubig. So, kailangan mo siyang i-consider. May mga suggestion naman yan. May mga comment naman yan. Automatic or review. Doon sa titignan yung hotel. So, makikita mo yung mga nanggigigil sa galit dahil doon sila nag-booking. May insekto. Meron namang tuwan-tuwa dahil mura na, affordable, maganda. So, yun. Just check it exact. And then,
make sure din na makakita din kasi kayo ng hotel na may description na malapit sa MRT station, mm-hmm. malapit sa sakayan ng bus, malapit sa isang tourist spot. So, hindi hassle para sa sarili nyo. Isipin nyo, gagala lang kayo saglit. Pag napagod, tayo na lang saglit. Pwede tayo magpahinga saglit. So, yun ang kinaganda ng magandang place para sa hotel. And guys, don't forget if Airbnb kayo, kasi may country na hindi restricted siya. Oo, yun. Katulad na pumunta kami ng Singapore, dapat mag-Airbnb kami. Kaso, marami akong nabasa na illegal daw yung Airbnb. So, ang ginagawa, hindi to advisable, pero sasabihin ko, ang sabi lang ng iba, nagbubook sila through booking.com mm-hmm. para may mapakita lang sila sa immigration kung saan sila mag-stay. Then the second na ano na plan nila is doon talaga sila sa Airbnb kasi mura talaga ang Airbnb. Yun. Tsaka if ever gusto nyo, andito yung referral namin para maka-discount kayo kasi every time na mag-Airbnb kami, ano, mini-make sure ko na kukuha ako ng yung referral as in tulong na lang din sa iba para maka-earn sila ng points. Oo, yun. Parang points si gano'n. Siguro. Incentives, points. Uh-oh, kung ano man yung nakukuha nila, we're doing that for them. Uh-oh. So, yun. Para ma-enjoy nyo rin. At hindi lang sila, para rin sa inyo. Uh-oh, so, imagine how much discount? 1.6 yata yun. 1.6. Not bad yun. Kasi yung 1.6 mo, pwede na pang travel tax yun. Tsaka, yung 1.6 mo, for example, yung book, is 3K 3 night. Mostly may ganun din. Dapat may maintaining siya. Ah, okay. So, oo, tama. 3K, ano ba? Nasa isip ko. Tama, 3K 3 night. Diba? Oo, ganun. So, parang, ang laki ng malilesin yung Disney po full payment. Mm-hmm. So, take advantage yun na. Wala namang masasaya. So, let's move on and proceed with number 4! Yun na nga. So, since number 4 na, this is all about itinerary. So, mostly na a-attract tayo sa mga package. Uy, 5K na, ang ganda nito. Pero kasi kami, imagine guys, sa 5K na yun, kunyari 5K yung isang package. Kung i-DIY pa yun. Correct. Kung i-DIY mo siya guys, possible na maging 2K lang. 1.5 to 2K, mga ganun lang yung price niya. And, kasi sa group package, expect nyo na hindi lang kayong dalawa. Siguradong may kasama kayo dyan, syempre, kung ikaw ba naman yung magraran ng business. And then, yun lang, dalawang tao lang, yung itutur mo sa buong paikot-ikot, may lugi ka na. So, may kasama kayo. So, yun lang, baka lang hindi kayo mag-enjoy. Pero kung kayo naman yung person na mas gusto nyo yung marami, yun, take advantage nyo na rin kung may budget naman kayo. Kaso, itong number 4 part na to, dito kayo makakuha ng tip kung bakit DIY. Mm-mm. So, bakit nga? Kasi nga, DIY wherein dapat yung gagawin nyo per day is sarili nyo lang. Kayo yung mag-explore talaga. Pag pumunta kayo sa isang place, gagawa kayo ng parang yung itinerary nyo, ganyan. Mm-mm. Yung katulad sinabi niya yung package, may mga advantages yun. Meron ding disadvantages. Correct. Nga, ako bibigay siya ng mga apat na example or halimbawa ng mga advantages ng pagiging or pag-DIY ng inyong itinerary. So, first, pag-DIY, sobrang tipid. Mm-hmm. And pwede kayong kumuha lang ng ibang parang pupuntahan. Like, yung may bayad, pwede kayong mag-book sa crew. Kasi may mas may discount. Unlike if like package, babayaran mo sila ng isang buo na pwede mo namang gawin yun na makaka-discount. Diba? Yung oras mo. Kasi time is gold, guys. Especially pag nasa ibang bansa. Kasi minsan kasi yung lugar na gusto mong puntahan is hindi magkakalapit. So, kailangan mo ng oras para bumiyahe. Though, madali lang talaga. Kasi convenient ng mga bus, mga train station, sobrang dali. Easy to access. Easy talaga. Now, syempre kailangan pa rin ng oras para ma-enjoy ang isang place. 10 minutes kulang na. For example, nakapackage kayo, 30 minutes. Ayan.
nakakatamad na agad. So, eh kung DIY, kahit explore niyo siya with hour, 2 hours, 3 hours, nasa sa inyo. Kasi oras niyo yun. And mostly, there will be place na libre lang, pero kasama sa tour na may bayad na, or package na. But, kasi syempre, binabiyahe kayo, may tour guide kayo, kaya may bayad. Pero kung gusto niyo explore yung lugar, na nag-ita lang, or DIY yun lang yung ginawa niyo. So, puntahan niyo lang siya, alam niyo na yung gagawin, yun lang. So, sobrang simple lang. And, number 3 for DIY. Number 3 pag DIY, syempre, is nasa iyong desisyon. Kasi, pag naka-package ka, you cannot cancel. For example, nagbago yung isip mo na, ay, hindi pala dyan muna sa lugar na to. Gusto ko pala muna dito. Nakita ka pa ng isang lugar, nakatabi ng lugar na yun, na maganda rin. So, matitake advantage mo every spot dun sa area. So, hindi siya masasayang or what. Kasi nga naka-DIY ko eh. Control mo sarili mo, bro. Kaya mo yan. So, last thing ng advantages ng DIY is, tingin ko na lang is, ano ba ba? Naiisip ba kayo? Ano naiisip? Ano bang naiisip po na pinaka maganda pag DIY is mapaplano mo. Kasi, syempre, pag DIY ka, dito pa lang sa Pinas, tinitingnan mo na yan. Para magka-idea ka. And then, magkakaroon ka na ng learning sa sarili mo lang. Especially sa amin, nag-vlog kami. So, magkakaroon kami ng idea ano ba yung makikita sa lugar na to. Para pagdating namin doon, hindi kami puro lugar lang. Pero ganun talaga kami, kung tutusin. Diba? Napanood mo naman. So, crew, at least magkakaroon ka na ng heads up. Uy, maganda raw dito, native dito. Pagdating mo doon, uy, dito tayo. Alam ko to, may katabi pa to. So, yun. Ganun siyang kadali. Now, ano naman ang disadvantage mo? Ay, tatlo lang. Disadvantage ng DIY. If ever na super budgeted, I mean, hindi so super budgeted, pero sabi niya nga na Pilipinas pa lang naka-budget ka na, naka-ano na, if ever, may update? Oo. Halimbawa, ano, maligaw kayo, ganon, tapos, ano, yung budget nyo is nakalaan lang para doon. Ano yun? Parang, imbis na swak, biglang... So, hindi naman siya totally disadvantage. Pero, baka lang may experience na, guys. Kasi, though, kaya nga tayo nag-aaral kung paano pumunta doon. Nandito pa lang tayo sa Pinas. Pero, hindi mo naman kasi masasabi. Hindi naman tayo lahat marunong bumasa ng language or letters na nandun. Kasi, minsan, nakakaligaw talaga. Mostly yung place, especially Taiwan, hindi naman translated yung mga language nila doon through English. So, medyo nakakalito, baka maligaw kayo. So, yun lang, isang disadvantage na. Pangalawa siguro is, ano ba? Baka sarado. Ayun, disadvantage is, compare mo sa package, kasi doon may service, if DIY, minsan may country kasi na limited yung time nila sa train, sa bus. So, hindi mo siya, if ever gusto mo, gumala hanggang midnight, pumarty, ganyan-ganyan, mapipilitan kang mag-grab, Uber, or parang habal. Di ba parang may ganun yata? Mga scooter, ganun. Parang, ayun, yun na isang disadvantage, yung sasakyan. And kung malayo yung destination ng place na pupuntahan nyo, as in, maglalaan ka talaga ng budget, time, and everything. Pag car. Basta pag sasakyan yung usapan, iba kasi yung sasakay ka na lang kesa sa alam mo pa yung papunta, pa ano yung sasakyan, mga ganun. Tama na. So, last thing na lang na disadvantage about DIY travel is mga unexpected payments. Oh, pwede. Pero, totally, hindi ko na dapat idadagdag to. Pero, sa, mostly kasi nangyayari to eh. For example, expect mo ganito lang yung price nito as you review. Kasi, syempre,
Maghahanap tayo sa Facebook, sa mga groups, especially yung DIY Travel Philippines yata. Yun! Nako, dyan kami nakuha ng mga itinerary. Kompleto yung itinerary. Kung gusto nyo sumali, just comment down below with your FB page. Maraming yung invite papunta doon. Kasi napakahalaga niya. Kasi for example, makakita ka ng ganito, 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 hindi mo malang tinignan yung date. 2018 pa pala. Oo. Iba na pala yung presyo pagdating doon. So, unexpected lang naman. Pero siguro out of 100, mga 30 lang naman. Ganun. Or out of 10, 3 lang naman. Hindi naman siya totally impacting. Kasi mostly naman talaga kaya mo tingnan sa Google kung magkano naman talaga yung pinaka-updated price. Tama? So, last is kumilos ka, huwag kang tamad. Puro ka plano. Hindi tayo drawing dito. Kung gusto mo, may paraan, sis. Kung ayaw mo, may dahilan, sis. Yan, i-achieve mo lang. So, keep subscribed on our YouTube channel since magkakaroon kami ulit ng panibagong balay nyo, raffle ulit. Nakatamad na mag-drawing, guys. 2020 na. Kulayan na natin ang ating mga pangarap. So, once again, this is Trabuso Vlog!